Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mas mahabang tigil supply sa lagpas 1 milyong customer. Ito ang ibinabala ng Maynilad kung patuloy silang magigipit sa supply ng tubig na nakukuha mula sa Angat Dam. Hiling nito ngayon sa NWRB, mabigyan ng mas mataas na alokasyon ng tubig para sumapat ang supply sa kanilang nasasakupan. May balitang A to Z si Ace Cruz. Yung iba nagka-cancel, gano'n. Nababawasan customer. Nangihinayang ang laundry staff na si Jean sa mga nawalang customer itong Miyerkules dahil sa water service interruption ng Maynilad sa ilang barangay sa kanilang lugar sa Pasay City. Damay din ang Merville at Moonwalk sa Parañaque City sa mga nawalan ng tubig na abot ng 10 hanggang 14 na oras. Hanggang primero pa ng Abril, ang abiso ng Maynilad ng service interruption, pero ngayon pa lang, ibinabala na nito na posibleng tumagal pa at lumawak pa ang kanilang tigil supply. Posible po na mas dadaming mga customers na maapektuhan at mas marami po yung mas mahabang oras na mawawalan sila ng tubig kada araw. Kung sakali, pinangangambahang madaragdagan pa ang lagpas 1 million customer na apektado na ng water service interruption. Bunsod daw ito ng abiso ng National Water Resources Board na ibaba ang water allocation ng Maynilad. Mula 50 cubic meters per second, 48 cubic meters per second na lang ang makukuha nitong tubig mula sa Angat Dam. Problema rin daw ang pagsususpindi ng water sharing sa pagitan ng kapwa water concessioner na Manila Water. Mahihirapan na sila dun sa arrangement na ginagawa namin the past few months at hindi na magiging sapat kung mas malaki pa rin sa 60% yung aming kukunin dun sa Lamesa portal. Panawagan ngayon ng Maynilad sa NWRB na kung po pwede madagdagan yung aming alokasyon para po maiwasan po yung impact dun sa aming mga customers, kasi definitely po magkakaroon ng impact ito sa aming service level. Kung bababa po tayo dun sa 48 cubic meter per second. Hirit pa ng Maynilad, itaas sa 52 cubic meters per second ang kanilang alokasyon, lalo't di hamak na mas malawak daw ang kanilang sakop na sineserbisyohan. Sa panig naman ng NWRB, nangako itong pag-aralan ang naturang issue. Ang tinitingnan natin yung kung magtutuloy po itong El Nino, baka naman po baka mas mahirapan tayo, no, sa pag-allocate natin. Epekto nito bago magtapos ang taon ay baka mas kulangin naman po tayo, no. So kaya ito po, no, ang pinakaunang tinitingnan natin. Una ng inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakararanas ang Pilipinas ng krisis sa tubig, kung kaya't ipinag-utos na nito ang pagbuo ng bagong opisinang tututok sa water resource management ng ating bansa. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.